link post to you naman ni presidential candidate Lenny Robredo ang mga Cebuano para sa susunod na halalan. Mag-aalalang naungusan ni Robredo sa 2016 elections si dating Senador Bongbong Marcos Jr. sa naturang probinsya. Ang detalye mula kay Kenneth Pasyante. Rise and shine, Kenneth! Mula Mindanao, biyaheng Visayas naman ngayong araw si Vice President at Presidential Candidate Lenny Robredo. Kanyang susuyuin ang mga botante sa isa sa mga vote-rich provinces sa bansa, ang Cebu. Nakatakdang mag-ikot ngayong araw ang Vice Presidente sa naturang lalawigan. Kanyang bibisitahin ang mananagat sa Tangke Pamo Association o Matapa, gayon din ang ilang religious groups at people's rally sa iba't ibang lugar sa Cebu na inorganisa ng kanyang mga taga-suporta. Matatanda ang noong 2016 vice presidential race, liyamado si Robredo laban kay Marcos Jr. sa probinsya. Kaya umaasa si Robredo na muli niyang makukuha ang suporta at tiwala ng mga Cebuano. Kahapon, tinapos ni Robredo ang kanyang pagbisita sa Mindanao sa pamamagitan ng pagbisita sa mga magsasaka sa Bukidnon. Partikular na tinungo ni Robredo ang mga sumilaw farmer. Dito lumagda si Robredo sa isang kasunduan kasama ang mga magsasaka na naglalaman ng plano kung paano matutulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Robredo government. Giit ni Robredo, sakaling palarin, titiyakin niyang matututukan ang mas malalim na problema ng mga magsasaka gaya ng mataas na presyo ng abono. Ang gusto natin, madagdagan yung representation ng magsasaka para mas malaki yung boses ng magsasaka pagdating sa paano gagastusin yung pondo para sa kanila. Nanguna naman si Robredo sa survey na ikinasa ng Catholic Educational Association of the Philippines kung saan nakuha niya ang higit 50% sa presidential preferences. Nagpahayag din ng suporta kay Robredo ang ilang dating presidente ng Philippine Bar Association o PBA. Kenneth Pasyente. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.